then. No, I know. And we're going to DFE today para kuhana ng passport si Aiden. I love you, love. I love you, love. Ang cute-cute lang Aiden din sa passport picture niya. Meron din picture si Daddy Phil na parang bonk, bonk. Ganun din yung mukha, guys. Include dito sa video. Good morning, guys. Dinako ng bag ni Aiden. Ako naka-makeup pero okay na 'to, hindi man ako ipipicturean. Pinadala ni Kuya yung kanyang sasakyan. That way, hindi namin kailangan mag-commute. So, hiramin namin yung gagamitin namin. Yung ito yung laman ng kanyang diaper bag. So, he's got nappies, dala akong apat. Ito, meron akong dinala na pambalot niya. Na yung may hood, yung ganito. Ayan. Para pag pinasok namin siya sa loob ng DFA, naka-cover siya. Meron din siya ditong extra na outfit, babe, cloth, ayan, dalawa, at saka blanket, wipes. Also have this one, pang ano niya, skin freshener niya. This is for sure pagpapawisan ko doon. Alcohol to sanitize. Mm. There you go. Thank you, babe. Okay. Thank you. Yeah. So the towel, no fall. Yeah. Now take off the nappy. Can you close the nappy? Thank you for helping mommy. Mommy, excuse me. Wow, good job, Ate. Thank you. Welcome. Oh, wow. Mommy, look, I opened it up. Good job. Awesome. A few moments later. Good morning, guys! Ayan, today is... March 3. Wala kami kayo sa sarili. Kasi biglaan, my brother, Joseph, lend us his car.
So we're taking advantage of it. And we're going to DFE today para kuhanan ng passport si Aiden. Or we will apply for his passport. And ayun, sakto-sakto, wala na siyang gatas. So we went to buy. To buy ito yung milk niya, guys, for those who are asking. Dalawang pack lang to. Eh ano, imbis na bumili ako nung isa, yung dalawahan na. So that medyo may konting, may 100 na matitipid. Pero syempre, dalawang pack sila sa mall. And then I got some nappies na small na. Kasi chinek ko yung weight. Si Aiden was, ano na, nung last na check-up niya was 6 kilos na. So, pang small na siya, hindi na siya pang newborn. So yun, anyway, that being said, we gotta go now. Gora na kami. And I'll see you there, guys. Tatlo lang kami. Ako lang, si Aiden, at saka si Gina. How's Aiden? Kamusta? Tulog? Okay, tulog. So let's go. Later. Update po tayo. Hindi kami nakakuha or nakapag-apply kasi kahit daw pala minor at below 7 at kahit newborn, kailangan ng appointment. So, tingnan natin kung paano tayo kukuha ng appointment na mas mabilis. Several days later. Hi. Morning. Ayan, dito kami sa DFA sa Alimol. And kukuha kami ngayon na nag-apply kami ng passport ni Aiden. So, dala ko yung mga requirements. And nakapila kami sa party sila. Chika ko sa inyo later kung paano yung process para sa mga magtatanong. Charka, arte. Kain tayo, guys. Ito niyo. First time ko itong mag-avail ng binalot. Meron ta. Ang ganda ko naman dito. Sa ilaw lang. Meron ako ang bistek. Tapos may kasama siyang itlog na pula at saka kamatis. Ano sa'yo? Adobo. Sarap. Sarap na ito. Saka kanin. Tapos meron na kami talong na may pag-uong. Ayan po. Lalaway ako, kain tayo. Kaya lang. Bang! Wala pala siyang kutsara. Kakamay ako. Sorry. Ay, may itlog na kulo. Wala utag, isa tayo. Ano yan? Ay, hindi ako lang. Meron pa dito. Iniha ko. Baka pa. Makatakot mabitin. Charot. Kain tayo, guys. Ang dala ko lang sa inyo. Tayo makakapag-vlog ko lang lalagyan ng cellphone ko. Tawa ko lang. Kaya tayo. Sarap. Ilang tiyan na sila nag-exercise? Bang! Ilang patalong yun eh. Sarap na nga. Aiden din kumakain ng several days later. Good morning! Day 3 na to nung aking vlog about sa passport. It's been 8 days since nagpunta kami sa DFA. And chichika ko lang, di ko pala na-chika that time kung ano yung nangyari. Before kasi, kapag nag... ano ba, papi? Kinakagat ni papi mo. Stop! Ayun, so... Before kasi, nag-apply ako ng passport para kay Lily, hindi na kailangan ng appointment. This time, kailangan na siya, guys, ng appointment dahil sa pandemic. Pero, hindi ka makakapag-book ng appointment through, yeah? So, yun. So, ngayon, i-book na siya, pati din yung mga pregnant, pwede kayo sa courtesy lane, pero,
di-book na siya. Pati din yung elderly, ganyan. Pwede kayong magpa-appointment through email. So, ang ginawa namin, tumawag kami sa DFA para humingi ng email address nung pupuntahan naming branch ng DFA, which is sa Cubao kami kumuha. Ni-mail ko ganun lang branch and then ni-replyan nila ako within the day. Nag-send sila sa akin ng form na pwede kong fill upan. Fill up ko yung form and then sinend ko sa kanila kasama ng information na hinihintay. First name, last name, basta nandun yung information na yun sa email na reply nila sa'yo. Magre-reply ulit sila nung schedule na available, which is yung sa schedule sa akin, ano lang din, mabilis lang din, parang 4 days from the day na nag-email ako sa kanila. When you get there, papapilahin nila kayo kung sa courtesy lane kayo, no? Pwede rin regular, of course, pero I think pag regular, ibubook mo siya, yung schedule mo sa website. So, nagdala ako ng isang photocopy ng passport ko, dala ko rin yung original copy ko ng passport, and then dala ko rin yung birth certificate ni Aiden, which is wala pa siyang PSA, you know, kasi nga, ano pa, 8 months pa, 6 to 8 months pa daw magiging available yung PSA niya. Hindi ko pa siya naasikaso na i-rush or i-expedite. Ang gamit ko is yung galing sa municipio, which is yung certified true copy. Pag kumuha ka nun sa municipio, punta ka sa PSA office na malapit sa inyo and ipapastamp mo yung likod nun or ang tawag mo, ipapa-authenticate mo. And pwede yun siya sa passport, ganyan, ng ano, Philippine passport. Hindi siya pa pwede sa British passport, which is, yun, naasikasuhin ko rin yun in the future. Pero for now, yun sa Philippine passport muna inun ako. Para at least meron siyang hawak na ID or meron siyang hawak na passport. Ulitin ko lang, ipaprint mo yung appointment mo. And then yung application form na pinilapan mo, yung birth certificate ni baby, passport mo or any ID mo, and then Xerox copy ng ID mo. And then yun lang talaga yung as in na kailangan na document. Pagdating ko doon, chinek yung aking ano, schedule and then papapasukin ka diretso ko na sa processing. Pagdating sa processing, check ulit yung mga requirements. Tapos, i-stapler sila together na bibigyan ka ng resibo. Pupunta ka dun sa cashier, babayaran mo siya. Pag sa bata daw, or sa, pag courtesy lane yung ano mo, ginamit mo, automatic expedite, which is, ang bayad mo is 1,200. Kasi pag regular yung babayaran mo, 900 pesos lang. So, 1,200 yung binayaran ko. And then, after mo magbayad, diretso ka na sa biometrics. Pagdating mo sa biometrics, ilalagay information ni baby, tapos ipapadouble check sa'yo, nang pipicturean siya doon, tapos ikaw yung magsasign as a mother. Then, after nun, tatanungin sa'yo kung ipapadeliver mo siya o pipick upin mo. So, after nun, pag deliver yung pinili mo, i-deliver nila sa'yo. So, ang kausap mo na dyan is yung courier or meron ka tracking number dyan to track kung kailan siya ma-deliver sa'yo. Pero ako, pick up. So, dun, again, sa resibo, meron nakalagay tentative date. So, ang gagawin mo, i-email mo yung releasing. 3 days before yung pick up date na tentative mo, i-email mo sila ng status ng yung passport. Magre-replyan sila sa'yo kung ano na, kung available na siya, kung pwede na siya pick upin, or kung magbabago yung date ng pick up, which is, nag-message ako, nag-email ako sa kanila 3 days ago, hindi ako naka-receive until today. And they said na available na po yung passport ng iyong anak. Pwede ka na po pumunta sa branch na pinag-applyan mo and pick it up from 12 noon to 5 p.m. Of course, depende sa branch yan kung ano oras yung pick-up niyo. Nandun naman yung instructions nila, guys. Pero, so yun, mabilis lang din naman siya. Basta alam niyo yung gagawin. If hindi niyo alam kung ano yung email ng branch nung ninyo, masasearch niyan siya sa Google or pwede kayo tumawag sa DFA. Ayan, tapos na yung aking makeup. Parang puti ng mukha ko. Yun ako sanay mag... Nag-ano pala ako? Nag-avail ako ng lipstick. Parang feeling ko hindi na siya bagay sa kanila kasi ako sanay mag-lipstick. So, ayan. And then, tapos na yung pag-straight ng ating hair. Sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong pang-curl at saka pang-straight, isa lang po yan. Itong Remington Protect. Ito lang siya. As in, pangkulot din yan yung ginagamit ko. Or yung as in, pangkulot lang sa mga baba. Ganon, yung big curls. Pero, ayun. Pag hindi naman kailangan, hindi na ako nag-apply ng heat sa buhok. Kasi, kulot na naman ang
Mami Charo. This top is from American Eagle, and then itong ating bottom is American Eagle din. Ayan. Konti siyang sira-sira. Ito yung sabi na Rilin nakaraan na, Mami, your ano daw, ano to, your clothes is broken. Hanggang ngayon, yun pa rin sabi niya, broken daw yung suot ko. Anyway, bago ako gumora, pero nag-offer sana si Gina na siya nalang kumuha. Kaya lang nga, bawal daw. Ayan. So, kakain muna ako. And then, gugora. Mag-ano na lang ako. Kukumute. Yung aming ulam ay torta. Ano to? Pritong talong at saka meron kami sarsyadong galumbong. Sarap. Favorito ko to, tortang talong. Saw-saw sa toyo mansik. Ito talaga ako bagay magmukbang, guys, no? Tsaka kumain. Kaya na yun. Yung order, isa lang. Salamat. Iano ko lang to, guys. I-drop off ko. And then, gora na ako. Dito na kami. Ay, ako pala. Ako lang pala mag-isa. Dito na ako. Doon yun, guys, sa taas. Parang naliligaw ako ah. Where is it? Ayan, doon sa kabila. Ito. So, I'm back. Mommy, can you give me some water? What's the magic word? Okay. So, ang cute-cute lang ni Aiden dun sa passport picture niya. Para siyang seryosong mama. And meron din picture si Daddy Phil na para dun sa visa niya before na parang bonk, bonk. Ganyan din yung mukha. Gaya mo kay Aiden. Napakakit. Include din sa video kapag nakita ko pa siya. So, kailangan ko lang is ID. Nila ko passport. Yun lang. And then yung resibo. Kailangan kikip niya yung resibo, guys. Tapos, kung yung father naman yung magpipick up, kailangan niya nung ID or passport niya, yung resibo at saka PSA nung bata. That indicates na siya yung father. And then kung kamag-anak, let's say, ano ko, ang mama ko ang kukuha. Kailangan pa ni mama ng special power of attorney. Yung resibo, IDs, I'm not sure kung ID ko rin ganun. Pero yun nakita ko dun, kailangan siya ng special power of attorney. So, di ba, hassle. So, mas maganda ako na lang kumuha. Ayun, ang bilis lang niya. Then, ayun na, nakuha ko na siya. Yay! Woo-woo! So, ayan. Meron ka lang kailangan fill upan na health declaration every time na pupunta ka. So, upon application at saka upon pick up nung passport. Anyway, yun na yun, guys. Lalabas muna ako. May bibili lang ako saglit. Amoy ano ko. Amoy araw. So, gamitin ko lang yung ating queen. Isa set natin na queen and king. Ano to siya, guys? Very classy. Amoy ano siya, guys. Amoy mayaman. Kahit walang pera. Chirot lang. Magagalit na naman kayo dyan. Magagalit, ha? Baka magagalit na naman. Sabihin, feeling mayaman. Ganun. Ayan yun lang, guys. Kahit feeling na lang. If you guys are interested pala ng pag-purchase ng aming perfumes, ng aming diffuser, ng aming room spray, check yung aming description box. Andyan yung aming Shopee account. And ito, these are still available. Ayan, yan yung aming ano yan, Valentine's collection. Gusto ko yung scent na yan kasi hindi siya ganun, hindi siya matapang pero classy yung amoy niya. So, 2 thumbs up. Anyway, i-end ko na tong video dito. Salamat sa panonood, guys. Sana naging informative itong video na ito para sa mga gustong kumuha ng passports para sa kanyang mga anak. And I will see you guys on the next video. Paalam!